Nagpalang araw mga kap, muli po yung likod, General Orion. Lady Orion. So yan mga kap, papalabas tayo ngayon at maaga natin pinauwi ang ating mga tao kasi nga tumataas na yung ilog. So tignan natin yung sitwasyon doon sa labas. So dito mga kap, may kita nyo, kulay brown na yung sapa. Medyo lumayas na din. So tataas muna natin ang ating ano, kahit mababasa. Ayan. Ngayon mga kabali, maaga natin sila ni Radyo at pinahinto natin yung trabaho kasi nga baka hindi sila makalabas dun sa kabilang barangay dahil umikot na sila kanina dun sa kabilang barangay pag tumaas na yung tubig dun sa tulay, yan, sa bagong sikat. So dito sa daan namin may tubig na. Buti mga kap, kahit papano ready tayo sa kuryente, so may internet tayo sa bahay. Unlimited yung source natin ng kuryente. Ayun, pauwi na sila. Kumbaga mga kap, napaghandaan natin pati yung sa mga patuka ng ating mga alaga. Ayun na nga, sinira na nga yung ginawa namin bakod kanina. Ah, kanina. Nakaraan na daan ng tubig. Ayun o. So, expected ko naman yan mga kap. Nasisirain talaga ng malakas na tubig yan. Kasi nga, syempre, hindi naman na permanente yung ginawa namin. At saka, hindi siya ganun ka tibay. Pero mahalaga, may natutunan kami. Sabi nga ganun eh, masyadong malakas ang power ng nature or ng water na kung saan napaka-destructive niya. Okay, nakita natin dito, ang pagkukulang natin dito mga kap ngayon, kulang siya sa taas. Ayan o. Hindi natin siya nataasan. At least, alam na natin. May kita mo doon, natili yung ano, yung mataas na harang niya. Pero mga kap, sabi ko nga sa inyo, dati nung lumalabas kami dito, hanggang bewang. Ganun na siya kalakas. So, signal number one, ito yung sitwasyon niya. Yan, ganyan ko dinedate si Lady sa gubat o kaya sa mga malalalim na ilog, yan, mga buwis buhay. Kasi mas may natututunan kami doon mga kap. Nakukonquer namin yung fear. So, nandito tayo sa labasan ngayon mga kap. Doon sa next video, aangat tayo doon para makita natin kung gano'n nakakalawak yung pinsala. So, dito sa lugar natin, ito, makikita nyo sa amin. So, dito makikita nyo, parang nakalbo. Nagbaksakan yung mga dahon sa lakas ng hangin kanina. So, dito nga makikita nyo na dumaan na siya o tumawid na. So, yung pauwi na yung mga tao natin, doon sila dadaan at iikot sa bugnan o sa kabilang barangay. So, check natin dito. So, taon-taon, nagkakaroon tayo ng video dito. At least nakikita natin o na-documentary natin yung mga pangyayari na taon-taon kasi iba-iba. Iba-ibang klaseng bagyo, iba-ibang lakas or dami ng tubig na binababa. Kaya iba-iba rin yung nagiging sitwasyon. So, sa pamamagitan yung sitwasyon na yun, nakikita natin kung paano natin gagawa ng solusyon. So, nandito na nga yung tubig mga kap. Siguro mga hanggang bewang na ba yan? Hanggang bewang na yan doon mga kap. Sa gilid. Diyan. So dito tayo maangat dati. Ngayon mga kap, may malaking ilog pa yan doon sa labas. Ito yung sinasabi ko mga kap, na kung saan, kung masasarado doon, hindi na papasok dito yung tubig. Ngayon na nangyayari mga kap, yung nasa gitna na nakikita yung island na yan, sa kabila niyan, may ilog, so napapagitnaan sila. Kung masasara yan, nandun lang nakakonsentrate sana yung tubig. So ngayon, maraming dadaanan dito mga taniman hanggat hindi masasara yung entrance ng tubig doon. So taon-taon, kada ulan, itong laging sitwasyon. So hanggat walang binabago, walang inaayos,
walang mababago. Mananat gilid tayong ganito. Yun, at least nakapakita namin yung sitwasyon dito ngayon, mga kap. Akit naman kami dun sa mataas namin para makita yung lawak ng pinsala ng bagyong Enteng dito sa Ligaya or sa Calabasas, kung saan mararating ng ating video. So maraming salamat sa pagsama dito sa amin, mga kap. Muli po yung link ko, General Orion. Lady Orion. At os puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa punan niyong mga pamilya. Na sana po mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin sa mundong ibabaw na naay sa Kanyang mga agusto at mga kailangan. Muli po, maraming salamat. God bless.